Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to share some tips and review on how to use this rejuvenating facial set from Brilliant Skin. So if you want to know more about this product, please keep on watching. So before ko i-discuss yung product na ito, i-share ko lang kung paano ako nakapag-decide na gumamit ng Reju set. Kasi personally, hindi ako fan. Diba? Kasi that, alam ko matagal na ito eh. Ngayon lang ako gumamit talaga. Kasi meron kami kasambahay na gumagamit. Alam ko that time, ang uso pala is yung Dr. Alvin. So for sure, alam niyo yung tunutukoy ko, Dr. Alvin. And then, mga around March, before mag-quarantine, nagkaroon ako ng breakout. As in, breakout dito. And lahat ng product ginamit ko na para mag-dry yung pimples ko. Ayaw umepekto talaga. And then that time, dahil nga quarantine, walang bukas na derma. So, no choice talaga ako. And then, hinayaan ko naman talaga siya eh. Pero napansin ko na parang lumalala, ang tagal, natatakot ako baka magkaroon ng marks, ganyan. So, yun. So, sakto, quarantine, din nagtanong-tanong ako, nagbasa ako ng review, puro positive naman siya. Yun nga lang talaga. Eh, tiis ganda ka talaga. Kung ikaw yung tipo na hashtag tiis ganda and then hashtag no pain, no gain, hindi po pwede sa'yo ito. So, I've realized na, sige nga, try ko dahil naman quarantine, nasa bahay lang naman, edi tatry ko, di naman ako lalabas, edi kung may pamamalat naman dyan, dead man, dahil wala nga kaming pasok, diba? So, ayun, that time, may bukas na isang store and then ang meron lang silang benta is yung Rejuve set ng Brilliant. So, wala akong choice. So, okay, sige, try ko. Pero at first, syempre, kabado ako. So, kailangan emotionally, physically ready ka. Wow, kasal. Basta yung ganun. Kasi, basta for me, kailangan ready ka talaga yung gamitin siya. Hindi pwede yung 1 week ayoko na ganyan. Kasi, nabasa ko siya na itong Rejuve set na to, hindi naman siya yung pang maintenance eh. Ano siya, treatment set. Okay, pwede araw-araw or for life mo siya gagamitin, hindi pwede. I suggest, and also the dermatologist suggest, na ang maximum time na pwede mo lang siyang gamitin is for 1 month, okay? 1 month lang, guys. Kung ayaw nyo namipis sa inyong mga balat. Pero choice nyo pa rin yun. Pero for me, sinusunod ko yung suggestion ng dermatologist, maximum of 1 month lang. Then after 1 month, magpahinga kayo na let's say 1 to 2 months and then balik kayo kung gusto nyo. Basta 1 month lang, guys. Okay? So anyway, ayun na nga. So, na-realize ko, sige, gagamit ako, wala namang mawawala. And then, that's it. So, after 1 month ko siyang gamitin, ayan, girl, talaga, ako, kaminis talaga. So, may mga, ano pa rin naman siya, may mga, ang tawag dito, kaunting blemishes. Pero, kung nakita niyo yung simula ng mukha ko, girl, basta insert ko yung picture dito, somewhere, dito, or dito, basta, pag nakita nyo yung mukha ko na yun, mawawalan ka rin ng pag-asa. Ayan, sobrang ang dami nakapansin ng, or marami akong narinig na positive feedback sa aking mukha after ko siyang ganito. Ito, lalaman, tinanggal ko na sa lalagyan. Anyway, basta ito, nabili ko siya for 300 pesos. And kahit saan naman makikita nyo siya, meron siya sa Lazada, sa Shopee, and then sa mga tabi-tabi, meron yan dyan. Pero guys, ha, beware sa mga fake neto, oo, marami kasi nagbebenta na fake. So, yun lang. Mahirap bumili ng peke kasi baka, syempre, ilagay mo sa mukha mo, imbis na gumanda ka, mas lalong magka-problema pa tayo, di ba? So, yun. Make sure na doon kayo bibili sa mga authorized distributor lang. Okay, guys? Yun. So, ayun. Ang laman nito is ang kojic acid soap, toner, then may rejuvenating facial cream, and the sunscreen. So, apat yung laman niya. And then, sa kanyang package, sa kanyang box, sa likod, may kita mo naman yung instructions kung paano siya gamitin. So, mga first-timers, hindi na kayo mahihirapan kung ano yung pagkakasunod-sunod niya. Sundin nyo lang ito, okay? And then, ito naman, may nakasulat kung para saan itong products na ito. So, ang nakalagay dito is to help reduce the appearance of blemishes such as pimple scars, whiteheads, blackheads, dark spots, and other discoloration, which is true. Nakatulong siya sa akin na ma-reduce yung mga dark spots ko talaga dyan. And then, hindi lang yun. Nakatulong din siyang mag-dry ng aking mga pimples. And also,
to help to brighten my skin, di ba? Sobrang nag-brighten talaga siya. So as you can see here sa face ko, wala akong nakalagay na kahit ano dyan, kahit sa kilay ko, wala. Ang meron lang dyan is ang aking lipstick. Yan, lipstick and the eyeliner. But sa face ko, wala. Ang nakalagay lang dyan is itong kanilang sunscreen. Sobrang ganda niya. Parang medyo dewy, di ba? So sunscreen lang ang meron sa aking mukha. Walang halong pang dadaya. Pawang katotohanan lang. Ayun, basta yun na nga. So, quick lang kung ano yung pagkasunod yung nagagamitin. So, first is use the kojic acid soap for 3 minutes. Babad nyo siya. Pero kung nakakaramdam na kayo ng half day, kung hindi nyo na kaya yung half day niya, kahit hindi nyo na siya kailangan ibabad sa mukha. Okay? Koji. Then, after that, use the rejuvenating facial toner. So, I would suggest to put, I think, 4 to 5 drops only sa cotton. Okay, kasi hindi naman kailangan ng madami nito. It's a treatment to guys. Kumbaga gamot. Hindi siya maintenance set. Okay? So, if you're going to use this one, make sure na pa-upward nyo siya. Ganyan. Upward. Then, dito pa-upward. Okay? And then, next, after nito, pag morning, use their sunscreen gel cream. Super favorite ko to. And sobrang tangal ito, guys. Yup. Super lightweight siya sa mukha. And then, para lang kasi siyang lotion. Kaya super favorite ko to. And then, next is the rejuvenating facial cream. Ito. Ito naman, gagamitin nyo lang to for gabi. Night. For night lang. Ay pala, may spatula pala siya nilaman. And then, ayan. Napaubos na siya. Medyo yellowy siya. Pero normal lang. Then, yung amoy niya, parang amoy chemical. Mas okay naman. Tolerable naman siya, guys. Yun lang talaga. Is ganda ka dito. Ayun. So, yun yung pagkasunod-sunod niya. And then, ang tip ko sa inyo guys, tip number one is if you're going to use the kojic acid soap, hati-hatiin nyo siya para mas matipid kayo, para mas matagal. Actually, pwede nyo nga rin siyang gamitin sa body if you want. Ako ginagamit ko siya kasi may natira pa akong half na to. So, yung half ginagamit ko na sa body ko kasi hindi ko na siya ginagamit sa face. Yep. And then also pala, tip number one ko, diba, i-cut nyo siya. And then, tip number two, if medyo katagalan na at you feel na medyo dry na yung skin nyo, which is normal naman talaga sa set, sa rejuve set na to. And then, mahap din na siya, hindi na kaya ng face nyo yung kojic acid dahil medyo matapang. I would suggest na change it or find alternative product na makaka, makaka-hydrate ng skin nyo. Huwag na huwag kayo, huwag nyo isasabay yung mga salicylic acid or AHA, BHA na product habang gumagamit kayo ng rejuve set. Okay? So, I would suggest na maghanap kayo ng gentle cleanser like the Cetaphil. So, itong Cetaphil, super gentle niya talaga, guys. So, as you can see, meron akong previous video, yung aking morning routine, or review ko about this product. So, nakaka-hydrate talaga siya and hindi siya mahapti sa mukha. So, ayan. So, I would suggest na tip number 2, kapag hindi nyo kinaya to, palitan nyo ng any gentle cleanser. Kahit yung baby lactacid na baby bath guys, ha, hindi yung pang feminine wash, yung lactacid, pwede rin siya kasi gentle din siya sa skin. So, ito, or yun, bahala na kayo. So, ayun. So, tip number 3 natin, guys, is if yun nga magamit kayo ito, diba, gusto siya ituloy tapos medyo mahapdi talaga siya, before nyo lagyan ng toner, use ice or yellow para ilagay nyo sa mukha. Maganda rin naman siya. So usually ginagamit ko siya morning and night tuwing bago ko gamitin tong toner, talaga ice talaga ako para mawala yung redness, yung hapdi, diba? So, ayan, nagay ko to after nung yellow. Kasi medyo ma-happy talaga siya, guys. So, wapapa-hashtag tiis ganda kayo. Kasi nga, hashtag no pain, no gain. So, yun talaga. So, ano pa ba? After nun, mag-dry yung skin. Ito, tip number 4 ko pala, guys. So, usually, ginagamit ko, di ba, nalagay ko na yung buong set. Even at night or morning. Tapos kasi meron siya yung feeling na parang, pag ginaganan mo yung mukha mo, hindi mo siya magalaw. Siguro mga first to 2 weeks yun. Tipong banat na banat yung mukha mo. Sabi nga ng boyfriend ko sa akin that time, parang tanda ng mukha mo. Kasi nga, super dry talaga siya. Tapos hindi ko siya mabanat. So, ngayon,
hindi ako makapag-moisturizer dahil nga ginagamit ko tong set na to. So, meron akong ginagamit. Alam niyo yung aloe vera face mist? Hindi ko dala eh. Basta, aloe vera face mist siya. So, after ko ilagay lahat ng products na yan, every night and every morning after, nag-spray ako. Tapos, inayang ko lang siya para mag-sink. Sinking ka ba? Para ma-absorb ng skin ko. Para hindi siya masyadong dry. Kasi pag sobrang dry siya, alam niyo ba, naranasan ko yung dito ko nagsugat dahil sobrang dry talaga niya. So, ayun, make sure na i-moisturize siya, ganyan, para hindi mo siya masyadong dry. Pero, after naman nun, mga ika-third week, fourth week, wala na yun. Unti-unti siya mawawala, ma-moisturize. Kaya, I would suggest na after a month nyo siyang gamitin, wag mo na kayo gumamit ng kahit anong matatapang na product. Make sure to use a gentle cleanser, use a moisturizer, ano pa ba? Toner, gentle toner. Kaya yung ginagamit ko dun sa aking morning skincare routine is more on aloe vera. More on pang moisture talaga siya. Dahil nga, after ko gumamit ng Rejuvenate, talagang binalat na talaga yung mukha ko. So, naging parang baby skin siya, ganyan. Mas naging sensitive siya. So, make sure yung next step nyo after a month is maghanap kayo ng maintenance set. Bahala kayo, choice nyo na yun, na medyo gentle. Kasi nga, bago eh. Bago na yung balat nyo sa mukha nyo. So, let's just prevent na ma-irritate yung mukha natin. Then, gumamit kayo ng matapang. So, gamit ko tayo na mas matapang. No. Galing sa matapang na product, make sure na gentle na yung next, okay? Para iwas irritation sa inyong skin. Yun lang naman ang aking tips para sa tips on how, hindi naman tip, tama, tips para lang hindi masyado maging mahatde or mahirap para sa inyo yung paggamit ng rejuvenating set. O nga pala, habol ko pala guys. So, make sure na wag din pala kayo magbababad sa araw ha, para maging pantay yung pamamalat niya. Kaya nagkakaroon tayo ng mga discoloration na may mga products tayong ginagamit na, let's say, pampaputi or like ito, rejuve set, na hindi nagiging pantay dahil nga hindi tayo nagsasunscreen. And then, make sure kung lalabas tayo, syempre, di naman natin may iwasan na hindi lumabas, make sure na mag-sunscreen, magpayong. Ako, nung quarantine days, syempre, bawal nga, diba, lumabas. So, wala. So, lalabas lang ako para mag-grocery. Kaya, eh, syempre, summer, mainit. Girl, naka-mask pa ako, naka-sombrero, naka-payong pa ako. Sobrang takot ako maarawan that time. Dahil nga, inaalagaan ko yung skin ko. Dahil nga, may ginagamit akong treatment set. May mga dark spots na gusto nyo instant na mawala. Hindi naman actually instant, pero you just have to wait for 1 month para mawala talaga siya. Diba? So, yun lang naman. So, I would suggest to use this kung medyo matapang kayo and kaya nyo naman. And then, special naka-quarantine tayo ngayon. Gamitin natin tong time na to na nasa bahay at hindi tayo natatrabaho itong rejuvenating set. Okay, so I hope nakatulong tong aking video sa inyo, ang aking mga tips on how to use the rejuvenating set. Okay, so if you like my video, please don't forget to click like and subscribe. And also, keep safe guys. Bye! Thank you for watching. Hope to see you again in my next video. Bye!